di umakyat yung queen, yung nilagay natin sa which is maybe the honey. The honey box. So, ngayon, temporaring ganyan muna siya. So, hindi muna natin lalagay ngayon to. Ito, ito yung sinasabi niya. Okay, ayan po yung sinasabi ng excluded. This will prevent the queen, from hindi makalabas. Yes. Kasi yung top natin, ito natin kapag natin mga honey, so kailangan walang larva, walang mga drones, kung mix honey natin. Kailangan pure honey lang doon. And the only way na may larva is pag may queen. So, kailangan natin prevent yung queen kung nasa taas. Sa honey or super larva. Dito sa box na ito, yan. Yan ang magiging purong honey sa second box, not in the first or second. At third box pala ito, no? This is the third box. Call it super. Super box. Ayan yung lagay ng honey. So, ilang araw o ilang buwan bago natin ma-harvest itong empty box na ito? During this season, after 1 month? 10 to 15 days. Wow! So, don't miss ha, 10 to 15 days. If ang box na ito is empty, babalikan natin uli within 10 to 15 days. So, mga guys. Ang dami oh. Isi-shake niya o i-squeeze niya. Shake, body-body dance, dance, shake. Para yung mga baby bees na yan malaglag do, mapupunta lahat sa ano, sa frame na yan, yung pink and black. Okay na yan, okay na yan. Saan? Oh, see, nandun na sila sa queen. Oh, tinabunan na nila yung akala nila yan na yung talagang queen nila, yun ang queen. Oh. So, inaamoy pa nila. Kumbaga sa tao, inaamo-amo muna kung talagang yun eh pwede maging queen nila. Pero pinupuntahan na siya, oh. Pinupupog na siya. Alam nila na yun ang queen. Ngayon, tubig. Hindi pwede linisin ng tubig? Oops, may pit. Sayang yung queen. Lumabas. King yung king. Oop, anong tawag dyan? Feeder. Feeder. Kainin ko sila. A mixture of 1 to 1 sugar mix. Sugar and warm water. Yan po ang kakainin nila para mabili silang mag-grow. But this time, hindi nila sila feedan kasi flowering season na ngayon, panic season, so hindi, hindi necessarily. So you mean to say we're going to use this only for winter? Because winter, even power. Winter, pero pag mahina siya, kailangan siyang pidan. Kailangan natin siyang pakainin. Kasi flower sa winter is patay, di ba? Lahat flower, mga dry. Tawag nyo sa dirt period. Dirt period, so yun pala guys, kaya kailangan talaga yun dito sa New Zealand. Dahil pagka winter, wala silang mga kain. Yun, lalagyan mo ng konting sugar. Walang flowers, walang mga kalamansi. Hindi dito uso yung ganyan. Actually, the honey, yun yung food nila. Kaya lang, when you harvest too much honey, tapos dumadami yung population nila. So kung ayaw mong bumaba yung population nila, ito kainin mo siya. Pero kung contento ka naman sa population nila, kung anong na-store nilang honey, huwag mo nang kunin. Kakainin na nila yon. They will survive for the winter. Pero hindi ka makakapag-harvest. Wala, kasi kakainin nila yan. Nakikibahagi lang tayo. Oo. So, yung extractor, excluder pala, nililinis kasi nga gagamitin sa araw. Then, pagtanggap niya yung queen, lagay natin yung excluder. Tatanggalin yung papatungan siya yung super. Tapos we will wait one month. Tingnan natin kung papatungan. Ito. So, yan ang bagong super frame. So, yeah.
Tingnan natin. Temporarily, nililinis lang yung ano, excluder kasi wala pa namang ano. Hindi pa naman nila masyadong nababasa. Ito yung problema ng plastic excluder. Unang-una, mahirap siyang linisin. Okay. Okay, tapos pagka marumi kasi yan, masikip sa bis, pipilitin ng bis pumasok at medyo rough siya, masisira ang pakpak. So, hindi maganda ang bis na sira ang pakpak, hindi makakapag-forage. Hindi makapaglipad. Hindi makapaghanap ng ano kasi mahina siya lumipad, hindi na siya makalipad. So, masira ang kanyang pakpak. The best excluder is the metal, round metal one. Okay. So, bakit tayo bumili ng ganyan? Bakit yan ang binigay? Alam naman na pala natin na round. Kaya binigay yan kasi. Libre lang kasi. guys, alam nyo po, itong may-ari, kami ay mga ano lang. Yan po yung bahay niya. Nakikita nyo. Matching po yan. Ito talaga ang may-ari, guys. Ang kotse niya po apat. Isa, dalawa, tatlo, at dito pa po yung isa. Ayan niyo po, ha? Ayan. Ayan, lima pala. Ayun din, isa. Sakyan na ang isa, eh. Ayan. Ayan yung mga kapitbahay niya. Ayan. Don't miss to watch talaga ito, guys. Napaka-interesting na ano to. Pagkakataon para matuto tayo kumita. Kahit nasa bahay ka, pwede kang kumita kung meron kang alagang ganito, di ba? Simple lang. After, ako, pag na-introduce ko na yung queen, di ba? Pakawalan ko na siya. O di, balik ako na siya after a month. Pagkatapos ng winter, hindi ko na naman pakikialaman sila hanggang ano na, susunod na, ano na, mga September na ulit. Sinasabi nila sa Baguio, tol, mga ano yan eh, mga fake yan. Mga fake, maraming fake, no? Kasi yan eh, commercial light na yun, saka hindi naman nakakapag-understand. Kadami ha. Dito na yung lagagyan ng bagong hive. Pinukabas naman ito, bago. Lumabas na po. So, apat na hype ang gagawin namin. See, tignan nyo, yung palette. Eh. Paleta. 1, 2, 3, 4. Ha? Yeah! Tatlo pa gusto mo. Lagyan na natin yan eh. Para marami ka ng B. At pagka marami ng B dito, yung kapitbahay, magre-reklamo. So, nakakadalawang hype na tayo. Yun yung isa lalagay doon. So, next day, siguro end of the month, lalagyan natin itong to subscribe our channel. Si channel, Big Geeks, welcome. Sama-sama tayong mag-aral ng pag-alaga ng bees. At do it as a hobby. Then later on, makikita nyo. Okay, guys. Thank you.